Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po
ng oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayari nito mula sa pagbubog ng 3 barko sa bataan nito na karang buwan. Mahigit 33,000 mangingisda ang napermisyo ng nasabing trahedya. Samantalang mahigit 200 at 50,000 piso ang nawala sa kanilang kita. Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay kaniniwala na sa tulong ng bawat isa, tayo ay makakaahon mula sa pagsunod nito. Sapagkat ang Cavite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at pagigiging na bayan, tulad ni Emilio Quinaldo, Mariano Trias at Mariano Don Alvarez. Dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palaban sa hamon ng buhay. Isa itong malaking bahagi ang inyong pagkakanilan ng simbolo ng inyong paninigan. Ang Cave Cavite ay tahanan din ng ating mga magsasaka at mangingisda na malaki ang ambag sa ating agrikultura at ekonomiya ngayon. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangingisda na narinito, kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. At nasabihan lang ako ni ating Secretary Cindy Colorel ng DA na mula ngayon ay maaari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede na ituloy ang inyong mga asahan po ninyo na pamahalaan ay gumagawa ng mga pagpapalibsan at insala ay